Madali kasi lahat nangyari for me. Na-discover ako, tapos nalagay na kaagad ako sa isang GMA Super Show. Yung launching ko sa GMA Super Show, nanonood pala si Mother Lily. Na-discover na ako, I had an 8-picture contract kaagad. I was at the top of the world. Sa unang tingin, tila wala nang hahanapin pa noon si Marisa Laksa. Pero iba ang naranasan niya kapag mag-isa na siya. Pasaway minsan, madali ding uminit ang ulo niya dahil nga pagod siya. I remember I would look at myself in the mirror and not know myself. Kung sino na ba talaga ako. I was always seeking for approval. I was trying to find out whether I'm accepted, I'm loved. Dumating ang araw at ang taong magpapabago sa buhay niya. Biglang minakita ko may mga artist nagdo-drawing mukha ng isang personality. Sabi ko, kanina pa nagpo-post yan. Kunan niyo nung kahit na anong mainom, kahit coke. Biglang may nagsabi sa akin, hindi umiinom ng coke yan. Siguro taho pa. Pagtingin ko, it was the mom of Maricel. Sinabi ko, oh, sige. Taho. Pasok ng kamay ko sa bulsa ko, wala akong pera. Isang mami ko pa nagbayad. I just got a piece of paper, nag-drawing ako ng star. Sabi ko, you are a star. Nung pauwi na kami, sabi ng mami ko, ganun yung dapat mo mapangasawa. Ngunit dahil pareho silang may kasintahan noon, kapwa hindi sila nagpansinan. Lumipas ang isang taon nang magtagpo silang muli. He was looking for people to join him sa kampanya ni Kiko. Yung friendship namin, naging malalim yun. Ang dami kinikwentong problema sa akin ni Maricel. Kasi I would advise her, counsel her, ganun. We started to talk about God in a very deep way. Naging maganda ang samahan nila. Ngunit may nanatiling malaking hadlang. One thing I was clear about, that if I was going to have a relationship, bilang Kristiyano, kailangan kasi kapwa Kristiyano. Dahil kung hindi, iba ang direksyon niya, iba ang direksyon mo. Lingid sa kaalaman nila, unti-unti nang binabago ng Panginoon ang puso ni Maricel. Yun yung wake ni Tita Helen, na alam niyang kaibigan ko. And doon, shinare yung gospel. Pagbalik niya, sabi ko may good news ako, tinanggap ko na yung Panginoon. Sa unang tingin, tila tama na ang lahat. Kapwa na silang malaya sa dating mga kasintahan. Pero may bumagabag kay Anthony. I decided not to see her for some time. Kasi ang lalaki ng mga decision mo, sino ang Diyos mo, magbabago ang buhay mo. Ganun. Ayaw kong nandito ako ngayon kasi baka para sa akin lang. Ayaw kong tanggapin. But I wanna see her, I wanna go to her now, but God has a bigger plan. Sakit yun. Pero God gave me peace. Unti-unting nagkaroon din ng magandang resulta ang panandaliang paghihiwalay nila ng landas. I got rooted in the Word of God. I started to be planted in my own church that I was being discipled regularly. Naging mas mabait, mas naging maunawain, madasalin. We agreed on, you know, it's the second or third month. Magkikita kami in a retreat. It all fell into place. 8 months na kami nag-date, 6 months kami engaged, and we've been married for 14 years. Taliwas sa inaasahan ng lahat, nang lumagay na sila sa tahimik, saka pa dumating ang mas malaking pagsubok. After the wedding, we wanted to separate at once, no? Marami kaming differences eh. Lumaki si Anthony sa isang normal na pamilya. Ako naman, lumaki sa isang single parent. Doon maraming issues na lumabas. Naghahanap pala ako ng tatay na mag-aalaga sa akin. Pero nag-shift yun kasi nung magkaanak kami, yung mga hindi ko naranasan nung lumalaki ako, nakita ko na nararanasan ng mga anak ko kasi mabuting ama siya sa aking mga anak. And then eventually, si Anthony yung instrumento para magkaroon kami ng reconciliation ng father ko. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi maikakatuwa ang mga natutunan nila tungkol sa pag-aasawa at sa kanilang mga sarili. I think one of the things that's very important in a marriage is walang ano, walang okay na kami. Ganun. Walang dapat may takot pa rin eh. That anytime, you can lose each other. Alam ko na kung sino ako. Nung tinanggap ko si Kristo sa buhay ko na mahalaga pala ako, na ang tingin niya sa akin ay kabigha-bighani niyang anak. Sinabi niya yun eh sa Psalm 139. He knows me and He delights in me. Sabi nga niya, I was fearfully and wonderfully made. So, dahil naniniwala ako sa Panginoon, alam ko na totoo lahat yung sinasabi niya tungkol sa akin.
kaya't mahalaga ako